Where to eat in Boracay Part 2. Another Boracay vlog. In this vlog, I'm going to share with you again kung saan masasarap kumain dito sa Boracay. Meron tayong ginawang part 1 nito last September 2021. Ang pangalan ng vlog na yon ay Where to Eat in Boracay. Makikita nyo yon sa playlist ko or isasuggest natin dito. But this vlog is the part 2. So tatawagin natin itong vlog na to na Where to Eat in Boracay Part 2. So if you want to know more, please keep on watching. So on to our first stop, we are here at Spiceburg. Located dito guys sa D-Malls. So tapat lang siya ng Tres Amigos and katabi lang siya ng Andox. Before nandun siya banda sa loob-looban ng D-Mall. Pero ngayon, nakuha nila yung pwesto dito. Yung malapit na sa Aria and Cafe Dos. By the way, itong Spiceburg na to is part of the Sunnyside Cafe Group. If you remember sa Where to Eat in Boracay Part 1 natin, finiture natin yung the Sunnyside Cafe. Nag-breakfast kami to, pinsan ko. So itong Spiceburg is part nung group na yon. Ang mga pagkain dito is more on barbecue or peri-peri or piri-piri na mga pagkain. So yung piri-piri pala or peri-peri is a small chili from Africa, no? And itong mga Portuguese, gumawa sila ng sarili nilang sauce using this small chili. And tinatawag nila yung piri-piri or peri-peri. So pakita ko sa inyo yung menu dito sa Spiceburg. So ito siya guys, as you can see, tignan mo, the Sunnyside Group siya. Ito yung logo ng the Sunnyside Cafe. So ito yung menu nila. There! Starters! Ayan o, oh, piri-piri chicken skin, vegetable soup, grilled piri-piri wings. There, wings, sisig, chicken livers, falafel bites. They also have seafood, oysters, scallops. There, shrimp, noodles. They also have crab, oh, piri-piri crab. Curry crab, lime leaf crab. Tapos, ito yung Spiceburg piri-piri. Chicken, pork, tapos merong combination. Tapos chicken din, sausage, sauces, ayan. Tapos, ito oh, may note, we can make this keto-friendly, oh, diba? Para sa mga nagki-keto diet dyan. They also have sandwiches. Pulled pork, grilled chicken, chicken sandwich, sausage, sandwich, ayan. Tapos, vegan and vegetarian, squash board, piri-piri falafel, and Beyond Sausage Sandwich. Vegan siya, guys. Tapos, ito yung drinks nila. So, shakes, sodas and beers, refreshments, classic shakes, specialty coffee, and dessert. There! So, I'm thinking of ordering the grilled piri-piri chicken na quarter. Kasi merong quarter, merong half. So yung half siguro pwede nang good for sharing. Pero kung mag-isa ka lang, pwedeng quarter naman. Yung number one, yung pipiliin natin. So ito pala yung itsura ng store nila guys. Ayan, umiilaw yan sa gabi. Tapos ito rin yung menong pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito yung loob niya. Meron silang alfresco. Tapos merong tables and chairs sa loob. Ayan. Simple lang oh. Pero ang cozy guys. Malamig dito sa loob. Tapos yun na yung kitchen nila. Open kitchen. Nice! Dito tayo nakaupo eh. Here. Yan ang aking mga kagamitan. Alright, so here's our food. Quarter peri-peri chicken. We have chicken. Ano ba tawag dito sa rice na to? Hindi ko alam. Tapos veggies, may corn, may tinapay, tapos parang chili sauce siguro to. Sige, let's eat. Let's try it. Unang ganun ko pa lang ng chicken, guys. Ang lambot. Okay, let's try chicken with rice. Mmm! Oh, wow! Sorry, pinapanuti yung vlog ko. Ay, hi! Thank you! Ang sarap! Surprisingly, hindi maanghang yung sauce. May konting anghang lang siya. Tapos parang may konting mustard. And may spices pa. Guys, in fairness, pakita ko sa inyo. Yeah.
guys, ang sarap. Yung nilagay pala sa rice is turmeric. Ang sarap ng lasa. Grabe, the Sunnyside Cafe Group never fail to amaze me pagdating sa pagkain nila. Super sarap. I highly recommend this, guys. Kain naman natin yung vegetable. Ano ba tawag dito? Salad? Vegetable salad? Ayan o. Mmm. Malamis na miss. Parang may balsamic vinegar. Mmm. Sarap. Nakatuwa na hindi masyadong maanghang. Alam mo yung tamang-tama lang yung kick niya. Kasi hindi naman lahat ng tao mahilig sa maanghang, di ba? Like me, ayoko nung super duper anghang talaga. Gusto ko yung mga ganitong saktong kick lang. Sarap. Hindi ko alam kung paano kinakain yung bread. Isasawsaw ba siya sa sauce or parang dessert ba to? Baka isasawsaw. Tama ba? Sorry guys, hindi ko alam. Isa lang akong innocenting mamamayan. Okay, so humingi pa ako ng extra peri-peri sauce. Ang sarap, guys. I highly recommend this. Ate, paano ko nakain yung tinapay? Sinasawsaw ba yun dyan? Pwede rin po, sir. Ah, okay. Awesome. Pwede dito mo. Pati itong mais? Okay. Thank you. Okay. I-dip ka. Tama ako, guys. Okay, just get a portion, tapos dip nyo siya. Wow, ang daming binigay ni ate. Pwede ba mag-take out yun? Ang sarap din sa tinapay, guys. Pag marami, kanina konti na kasi nilagay ko. Guys, malapit ko na maubos. Ang sarap. Ang dami ng rice. Pwede na siyang for sharing. Sulit, guys. Para siyang yung sa Sunnyside Cafe na kahit mahal, worth the price naman. You get what you pay for. Grabe, guys, the chicken itself, sobrang malasa na. Tapos lagyan mo pa ng peri-peri sauce. Ang sarap. Tapos what I like with the chicken, ang juicy niya, hindi siya dry. Kasi lalo to, ano to ha, best part for itong binigay sa akin and wing. Di ba usually pag ganyan, mabilis mag-dry. Ang juicy. Love it. Surprisingly, ang sarap din ng mais. Meron siyang butter and cheese. Wow. Yan no? Mukha siyang matigas, di ba? Pero hindi. Ang lambot niya. Tapos, nakasiksik yung butter and cheese. Sarap. Walang tapon ha, in fairness. So, I'm done, guys. My bill is 365.62 kasi 350 yung kinain ko. Tapos may 5% na service charge na 15.62. Super sarap, guys. I really, really love it. Ang rating ko ay 10 over 10. Bongga. I super love it. 11 over 10 sana eh. Pero with the price kasi, mas gusto ko siya ng mas mababa. Kuripot na. Super sarap. You get what you pay for talaga. Under Sunnyside Group din yung pupuntahan natin next. Lalakarin lang natin and we're going to Station X. Lalakad tayo from here. Lalabas tayo dyan sa Aria and Cafe del Sol. And we're gonna walk towards La Carmela de Boracay. Doon tayo kakaliwa palabas ng Station X or U Hotels. Doon tayo pupunta. Para exercise naman, guys, kasi ang dami natin kinain. Let's go! Guys, I got a brochure. Yan, binigyan ako ni ate. So if you have this daw, papakita mo lang to sa any restaurant under the Sunnyside Group and you'll have 10% discount. O, diba? Sabi ko, mabit ngayon lang ako nabigyan ito. Anyway, gamitin natin to, guys. Let's go! Grabe, ang ganda talaga ng view dito. Paglabas mo, guys. Oh, naalala nyo ba itong tunnel na ito? Yung going to Boracay Midtown. Ayan. Sige, pero hindi tayo dadaan doon. Diretso pa tayo doon. Masarap maglakad dito, guys. 4:30 in the afternoon. Ang iconic talaga ng mga hilera ng coconut tree ng park. As in, pagkakahilera talaga sila. Dito na tayo sa tapat ng Seabreeze Cafe. Lapit na tayo kasi Regency na. Dito kami umupo ng pinsang ko, guys, so kita niyo ba? Here. Yan na, guys. Dito na tayo liliko. Boracay Galleria. Diyan. Ganun, sa labas. Maayos na yung daan dito, guys. So, kung tumaan kami dito ng pinsang ko, diba? Rough road pa siya. Hi, guys. We are now here at Station X or U Hotels. Ang ganda dito. And walang tao. Ang cozy. Ayan yung U Hotels. Ayan yung pool nila. Tapos, there's a bar here.
Tapos, umorder na tayo here ng Coco Mama. So, ito yung menu sa Coco Mama, guys. Ang bestseller nila yung double coconut ice cream with mango. Itong pinakaiba lang nito, ito walang mango, ito meron. Single scoop, double scoop. So, ito lang in-order ko, yung single scoop lang. Na single coconut ice cream with coconut in shell. Ito siya, Coco Mama coconut ice cream. Ngayon. Thank you. Wow, cool. Po tayo dito. Alright, so here's our Coco Mama. Bukod sa coconut ice cream, meron siyang mga nyog talaga. Nyog ba tawag dito o buko? Buko yata. Tapos meron siyang Rice Krispies. Pinipik. Yan o. May 10% off nga pala ako. Because of the brochure. Bakit sa Sunnyside Cafe, dalawang beses akong kumain, hindi naman ako binibigyan. Masarap naman, but for me it's just so-so. Ang taas na ng standard ko pagdating sa coconut ice cream, no? Kasi super sarap nung nakain ko sa Siargao. Coco free you guys. The best. Siguro, ano to, mga 8 over 10. Inanap ko yung X factor niya. Kaso, hindi ko nakita. But yeah, okay naman. Refreshing, so, buds na. Guys, kaya naman pala, real vegan, non-dairy, lactose-free, and gluten-free. Kaya pala sabi ko, parang hindi ako nasasatisfied dun sa ano. Yun pala, vegan pala siya. Vegan ice cream. Okay, binabawi ko na. 9 over 10 na siya. Because it's vegan and it's healthy. So, hindi ko nabasa yun, no? Kasi kain lang ng kain, hindi nagbabasa eh. Namalituloy ako. Yung dairy siguro yung inahanap ko sa ice cream. So, yun lang. Pakita ko sa inyo yung pool ng Yu Hotels, guys. Ito yung pool nila, oh. Ganda, oh. Nice. Pero yun yung mga rooms nila sa taas. Nice din, oh. Ayan yung bar, oh. Ayan yung tumutugtog. Tapos, ito may mga tables pa dito. May billiard table. And ito yung magandang spot nila, yung cozy spot. Ayan o. Diba? Cute. Maganda sana ito kung maraming tao, no? Tapos maraming kumakain. Oh. Nice. Ito parang mga local goods. Ayan, local color nga. Ayan o. The best of Philippine Islands. Alright, so that's it for Coco Mama sa Station X. Ngayon, balik muna tayo ng hotel, guys. Papahinga lang ako saglit kasi at 5:30 to 6, magkikita kami ni Eileen doon sa White Beach dahil we're going to have dinner. And isasama natin yon sa vlog na to. Sakay muna tayo ng trike, guys. By the way, yung trike dito, nabanggit ko naman na sa mga previous vlogs ko, 20 pesos siya per ride. Sasakay ka lang sa mga ano, yan, sa mga dumadaan. Huwag yung mga nakatambay lang tapos bigla kang sasakay. Special kasi yun. Nakababa na ako dito sa D-Mall area, guys. Bili muna tayo ng water sa Budget Mart. Kasi wala na akong water doon sa kwarto. Bale, mali pala. 15 pesos lang pala yung fare, hindi 20. Kasi dati, parang laging 20 yung binabayad ko, hindi na ako sinusuklihan. Pero ngayon, nagbayad ako ng 20. Sinuklihan ako ng 5. So, 15 pesos lang pala. Alright, so I got my water, guys. 25 pesos. Grabe, 25 na to, no? Sa atin, yung 25 pesos, isang galong tubig na from water station. Pero pag mga ganito, mahal talaga. 25. Alright, we're back. Pawis ako, guys. Pahinga muna tayo ng 30 minutes. Then, let's head out again. Hey guys, we're out and about. It's currently 5:36 and palabas na tayo ng White Beach. Pa, sunset na din. So, sana maabutan natin yung sunset. Kasi usapan namin ni Auntie Girl Elinio is 6 p.m. May time pa naman tayong mag-watch ng sunset. Alright, we made it to sunset! Woohoo! Maabot tayo guys! Ang saya. Buti na lang. Wow! Magandang oras guys, naglalabasan na lang tama. Tao dito sa beach. Kasi nga, the best ng sunset dito, right? Ganda, oh. Hi! Wow! Golden hour! Isn't it nice? Isn't it amazing? Wow! I super love the sunset here in Boracay. Can you hear me, guys? Kasi mahangin dito ngayon eh. Like nung sinare ko sa Bulabog Beach vlog natin. Kapag kalmado doon sa kabila, mahangin dito. Kapag naman kalmado dito, mahangin sa kabila. After a week, magbabago daw yun, sabi ng mga local. Ay, ang sarap!
Sige, punta muna tayo dun banda sa may Crystal. Kasi nandun daw ang auntie nyo. Sige, nakaling ko. Ganda, oh. Grabe. Golden Hour. Naalala ko dito sa Golden Hour yung nag-film ako ng travel requirements vlog noong June 2021. I was solo traveling din noon. Ganda, guys. Hi, guys. So, nakita na kami ni auntie nyo. Manonood po na kami ng sunset. Ang ganda ng sunset dito sa Boracay, grabe. Guys, ayan na, palubog na siya. Ang ganda-ganda talaga. Oh my God, ang ganda, guys. Wow, look at that. Oh. Tapos may paraw pa. Oh, nice. Ay, may dumaan. Oh my God, ang ganda. Wow. Guys, ayan na siya. As in, konting-konting-konti na lang. Ang bilis yan lumubog. Like, in a few seconds lang, lumulubog talaga siya. Ayan o. Ayan o. Ang sinusum ko, nawala na. Ngayon lang kami talaga makakapag-chikahan kasi ang daming beses ko lang pupunta dito, lagi lang kami nagkakasalubong, hi, hello, ganyan. Pero ngayon, I'm happy na may time na kami makapag-chika talaga. Okay. Nang mahaba-haba. Wow, ang ganda naman, ang auntie nyo. Guys, oh my God, ang ganda. Hindi lang siya ma-justify ng camera ko, pero in person, napakaganda niya. Parang madilim lang sa camera ko, guys, pero ayan o, ang ganda. Diba? Wow! Ayan, guys, so, ang ganda o. Hi, guys, we are now here on our next stop. Hindi na tayo lalayo. We are here at Aria. Katapat lang siya ng Cafe del Sol. Alcohol daw muna tayo, guys. And temperature check. We're going to eat Italian food here. Highly recommended to ni Eileen kasi super sarap daw. Ang tagal-tagal ko nang pupunta dito, diba? Lagi lang ako sa tapat sa Cafe del Sol. So ngayon, finally, we will be able to try Aria. By the way, pakita ko pala sa inyo yung mga kasama ko. Si ate girl, Eileen, at ang kanyang partner. Jason. Pakita ko sa inyo yung menu, guys. Aria Cucina Italiana pala siya, guys. Antipasti pala ang appetizer. Wow, ngayon ko na nalaman to, ha? And tignan nyo yung mga pangalan, guys. Hindi ko mabanggit. So, basahin nyo na lang, guys, kung nababasa nyo siya. Ayan. Appetizer, antipasti. Ayan ang auntie nyo. Adik na adik sa pag-picture sa sunset. Ang ganda kasi ng kulay, girl. Mapapicture ka talaga. Diba? Tapos, soups and salads. Ayan. Ayan yung mga price niya, guys. Tapos, pasta. Siguro, we'll order pasta din. And pizza. There. And then, chef suggestion. Pizza, wood fire, oven baked. Ayan. Main course, sikondi. Meat, seafood, chicken, vegetarian, grilled food. Tapos, dulce, desserts. Oh, I like that. Tapos, bevande, beverages. There. So, cocktails na to. Tapos, liquors and spirits. Sige. Lipat daw kami ng buwan doon. Ang ganda, guys, ang kulay. Oh, tignan nyo. Ganda, no? Ano to? Tonight with Boy Abunda. O kasi di ba nabanggit mo noon, nung first time tayo nakita, ang sabi mo, parang nawala na yung urge mo to travel. Oo, di ba? Tapos nung nag-try ka ulit, nag-Boracay ka. Napanood kita. Oo, ay, napanood mo pala yung vlog. Ay, Harry pala. Oo. Ayun, hindi na ako naka-uwi. Pero nakapag-international trips ka na rin, di ba? Before. Before COVID. Pre-pandemic, oo. Una, Singapore. Indonesia. Wow, nakapag-Indonesia ka na. Oo, oh, inyog yung hindi pa ako nakapag-Indonesia, guys. Wow. Thailand, Malaysia.
Naikot mo na pala yung buong Asia eh. Yung wala pa yung Korea at saka Japan. Ay, okay. East Asia. Yung mga ano? Taiwan. Ayun, ako. Ganda ng Taiwan. Ang daming labs. Pagkasundo talaga kami sa labs ng auntie mo. Correct, correct. Carbonara, oh my god, naamoy ko from here. Here's a carbonara. Guys, natatawa kay ante nyo. So, tinatanong ko, paano sila kakilala ni babe niya, ni babe Jason? Sabi, inano ko lang daw siya ng paddle board. So, sabi ko, inano ka ng paddle board, pero ikaw ang pinade. Ay, by the way, andito na pala yung mga food namin. Pakita ko sa inyo, guys. We have seafood marinara. We have calamari. Tapos, pizza na quattro stagioni. Wow! And carbonara. So, that's our food. Ang sarap ng carbonara, guys. So, yung carbonara, may egg talaga siya. Mmm! Calamari, guys. In-interview ko sila, guys. Kaya tanong ko yung love story nilang dalawa. Talaga, nag-umpisa pa rin sa ma'am. Nag-dinner ka na. Nag-dinner ka na? Oo. Anong sinasagot mo? Nag-dinner ka ba? Hindi naman sinabi ka, guys. Nakapag-pajama na. Tapos? Pero, nandito na ako sa ma'am. Ay, nakapag-pajama na ako. Tapos, lumabas ka hindi? Hindi. Yun na nga, bukas mga okay, tapos yung kinabukasan, natuloy. Hindi na alam, hindi ko matandaan. Girl, ang sarap ng calamaris. Huh? Wait lang guys, tuloy natin yung interview sa kanila. Kain muna ako. Nag-enjoy ako sa pagkain, ang sarap eh. Ang sarap. Ang masarap ng calamari, yung parang tartar sauce nila. Masarap, grabe. Kung si Andy, nakita si Philmar sa Siargao. Ang Auntie Eileen yun, na-meet si Jason sa Boracay. Oh my god. Oh, Philmar, baka naman. Alam niyo ba, na-meet ko yun si Philmar sa Siargao. Oo, bumibili lang siya ng barbecue. Yung mga pantry lang eh. Ang sarap ng pizza. Bigla nag-transition, tumitsika tapos nag-blend. Guys, ang sarap. Ang lambot ng tinapay. Tapos may mushroom, may ham. Ah, kasi apat na laman siya, no? May, kaya pala 4 stagioni, kasi apat yung laman niya. May mushroom, may ham, may pork. Yung ham, di ba pork? Kasi apat yung laman niya, guys. Ang sarap. Kasi ang executive chef pala dito is Italiano talaga. So authentic Italian talaga. Sarap! Sa tinagal-tagal ko na dito, ngayon ako nakakain dito sa area. Tikman naman natin yung seafood marinara, guys. Sabi ko pa kay Auntie Eileen, sabi niya, saan mo ba gusto? Sabi ko yung mga light-light lang, gano'n. Oh my god, yung mga light namin, pizza, pasta. Light lang pala to. Okay lang yan, minsan lang naman. Kukuha kayo, Jason. Wow, ang sweet naman. Sabi ko, kukuha kayo, Jason. In love with kay auntie girl. Ang ganda talaga ng auntie nyo, guys. Gusto ko lang naman mag-vacation, mag-unwind. Hindi niya akalain, ma-in love pala siya. Hindi nag-aalok sa'yo ng mga paddle board. Ayan, guys. Hindi nag-aalok sa'yo ng mga paddle board. Patusin. Kasi ang auntie nyo, nagsimula lang sa paalok-alok ng paddleboard. Eh nga, kwento niyan, di ba, nung na-meet ko siya before, June 2021 yun, first time ko siyang na-meet dito. Ayun, so wala talaga siyang kaplano-plano, as in bakasyon lang. Eh ang auntie nyo, naalok ng paddleboard. Tapos after paddleboard, tinext na raw siya na pa-dinner-dinner, gano'n. If naghahanap kayo guys pala ng paddleboard, ayan, bukod sa kay Prox na nirecommend ko, andito si Jason, ayan. Hanapin niyo lang yung gwapong mukha na yan. Wow, ang sarap ng marinara, guys. Natanong masarap sa akin, no? Meron siyang squid. Tapos may fish, may shrimp. Sarap. Love it. Italian-Italian tayo ngayon, guys. Nakita ako siya. Nakaiba ba? Ang ganda. Ay! Ganda ng ante niyo. Guys, ang ganda ng ante niyo.
Sa mga single na mga solo traveler dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa pag may nag-alok sa inyo ng paddleboard, patusin nyo. Dami-dami kong nalapunta. Ganun ang sarap ng pizza. Super love it. Though hindi ko naman talaga alam kung ano lasa ng authentic na Italian pizza, di ba? Pero ito pala yung sarap. So overwhelmed. So patapos na kami kumain dito sa area. And dito na rin kami magde-dessert. Cafe Del Sol. So yun yung mga coffee nila guys. Oh. Yung binibili natin dyan yung macchiato. Tapos on ice, smoothies, coffee frap, tapos cream frap. Tapos cakes. Ang dami nilang cakes guys. There. So we've changed our mind. Mag-gelato na lang kami. Pero ang may-ari din nun is sila Arya din. Papakita ko sa inyo guys, puntahan natin. Sige, papakita natin sa inyo yung gelato guys. Andito lang siya sa may likod ng Arya. Hi! Arya gelato, Italian ice cream. Ayan o. Oh. Ayan o. Isa-isa. Wow! Ito yung mga flavors nila guys. Mango, caramel latte, fricola, caramello, chocolato, espresso. Nice, oh. Ito yata yung in-order ko yung biscotto. Parang masarap din yung pistachio. Wow. Masasarap guys. Ayan yung mga price nila. 1 scoop is 100, 2 scoops is 170, then 3 scoops is 230. Ayan, nakita nyo na, mukhang masarap, di ba? Alam nyo na guys ha, kung saan ko talaga favorite. Cafe Del Sol area. Magkabilaan lang. Our gelato is here. We have vanilla with chocolate chip. Si Jason, ang kanya ay caramel. And ang auntie nyo ay chocolate. Let's eat guys, tikman natin ang gelato ng Arya. Wow, ang sarap! Ang sarap! Hindi siya putyo-putyo, girl. Matay chocolate ang auntie nyo. Ang sarap! Guys, I highly recommend this gelato. Ang sarap! Ang sarap, chocolate talaga. Para siyang tinunaw na Hershey's chocolate guys. Pero hindi super tamis, no? Balance siya. Sarap. Buti na lang nag-gelato tayo. Guys, tapos kami kumain. Grabe, ang sarap. Arya for me, 11 over 10. O kasi number 1, gustong-gusto ko yung pizza. Ang sarap nung pagkakagawa ng pizza. As in, malambot. Tapos yung mga ingredients, top-notch, hindi putyo-putyo. Hindi mo basta-basta matikman sa iba. Yung pasta, al dente, super love it. And then, yung calamares, iba rin yung lasa niya. Ang sarap ng sauce. And then, the gelato, yung nagpa-11. Super sarap. Worth the money din, itong Arya. Kung mapapansin nyo, medyo mataas lang yung price niya, pero good for sharing naman yung mga food nila. So, 11 over 10. I highly recommend. If you ever here in Boracay, Cafe Del Sol, katapat niya is Arya. And then, sa likod niya is gelato. Thank you, guys! Thank you, girl, for bringing me here, for suggesting Arya. Kasi I asked her, sabi ko, ikaw na bahalang mamili. Ano ba yung sa tingin mong masarap? So, sabi niya, Arya. Sabi ko talaga, hindi pa ako nakakain dyan. Let's go! Sabi ko, sige, light lang, light. O, ayan, light, pizza, pasta. Ayun guys, ang sarap experience. Tapos, ang ganda pa ng ambiance, ang sarap ng hangin habang kumakain ka. Fresco. Al fresco talaga, kasi fresco. Super love. Dami ko na sinabi, no, pero I super, super love our experience here in Arya. Shoutout natin si Miss Leslie. Hi! She's working here sa Arya, no? Hi! Thank you guys for being so nice to me. Kasi every time I drop by here, lagi sila nag-hi, ganyan. So, thank you guys. Grabe, dinibri pa ako ng auntie nyo. Babawi ako sa susunod. Thank you, auntie girl. Thank you so much. Super sarap na, tapos libre pa. Parang, sige na nga, 12 over 10 na lang. Pinagdagal. Joke lang. Pero, super sarap talaga, guys. As in. Say bye to the vlog. Bye, guys!
please. Thank you so much. Thank you so much. I'm so happy tonight. It's 8:02 now and nakabalik na tayo sa ating room. Ayan. Ang ganda ng palm shade natin, di ba? Mag-freshen up na lang ako tapos matutulog na para mga 9 or 10 siguro. Makatulog na tayo. Continue na lang natin yung vlog. Hindi muna ako mag-outro kasi itong vlog na to is Where to Eat in Boracay Part 2. So may continuation pa to bukas. So yun lang guys. Good night! Good morning guys! It's another day today and another vlog here in Boracay. So it's currently 7:30 and sumikat na yung araw and I'm planning na mag-swimming naman sa dagat kasi pang third day na natin ngayon pero hindi pa rin tayo nakaka-swimming, di ba? So, maybe it's time na makapag-swimming na tayo sa dagat. Super sarap mag-swimming dito ng umaga tapos may araw, di ba? Before we go to the beach, bili muna tayo ng breakfast. Let's go! Hi guys! So, we are out and about and nakabili na rin tayo ng breakfast. And saan pa ba tayo bibili ng breakfast? Kundi, ayan! Sa McDonald's! Siyempre, di ba, may mga times na mag-splurge tayo sa pagkain. May mga times naman na magtitipid tayo. So, ito yung time na magtitipid tayo sa Where to Eat in Boracay Part 2 natin. So, I just bought one cheesy egg dessal with sausage and then one large iced coffee. So, ang amount nito ay nasa 142 pesos, if I'm not mistaken. O, di ba, pwede na. So, tinake out ko lang and now, let's head to the beach. Let's go! Pasok na tayo dito sa budget part. Grabe, ang sarap ng tulog ko kagabi, in fairness. Nung isang araw na dumating ako dito, super ikli lang ng tulog ko. Like, nakatulog ako ng 12, nagising ako ng 5. Kasi nga, siguro sa sobrang pagod din, kasi yung layo nung nilakad natin, di ba? Pero ngayon, nakabawi ako ng tulog. I really had a good sleep last night. So, ready ako for today. Breakfast lang ako. And then, we will swim sa dagat. Tapos, after nun, tingnan natin kung ano yung next na vlog na gagawin natin. Alright, we're out. Wow, ganda. Ganda, guys. Kaso, ang babaw pa ng tubig. Andun pa, oh. Tsaka, makikita mo yung lumot dito, guys. Ayan, oh. Kita nyo ba yung kulay green? Lumot yan. Wow, ang ganda sa umaga. Parang mas masarap mag-jogging kesa mag-swimming. Hanap tayo ng spot where we can sit. Dito tayo. Ganda lang spot, no? Sige, we'll sit here. Oh wow, I love my spot here. Look, there. So it's actually not recommended guys to eat at the beach. Kasi alam ko bawal talaga. Pero pag mga ganito naman, like you have a takeaway lang, meron kang cup, tapos sandwich, sandwich lang, I think pwede naman. But technically not. I'm not really sure talaga. Ayan no, so ito lang naman yung order ko guys. Sandwich lang siya. Na nakaganyan. Tapos, ayan, iced coffee lang. So, hindi naman siya makalat, diba? Anyway, ayan, super tipid breakfast to guys. So, 140 plus lang. Guys, look! The sun is out! Oh my god, I'm so excited to swim. Ayan, oh. Ayan na yung araw. Ang sarap niya sa balat pag umaga. Ubusin ko lang yung pagkain ko, guys. Then, let's swim. Maubos naman na eh. Ayan na yung sandwich ko. Kaya tago-tago ko lang dyan. Bawat kagat, lalagay ko dito. Para hindi obvious. Tapos yung iced coffee ko, andito lang siya, nakaganyan. O, diba? Ginaganyan ko lang. Basta huwag lang kayo mag-iwan ng kalat, guys. Pagkatapos, syempre, itapon nyo lang sa mga trash bins dito para malinis pa rin yung white beach. Alright, so it's time to swim, guys. Anong oras na ba? 8:50 na, based sa oras. If you guys are wondering kung saan ko iniiwan, lagi ko lang siyang iniiwan sa ilalim ng puno habang nagsiswimming tapos sinisilip-silip ko na. Ganyan lang. Itong ang McDonald's, mamaya itatapon natin yan. Hi guys, it's 9:30 now and umahon ako sa dagat kasi medyo mataas na yung araw. As you can see, ayan o. Ganda no? Grabe, parang putla ako naman. Grabe, ang sarap mag-swimming talaga sa Boracay guys. Special. Special talaga yung dagat niya. Dito, sa unahan, medyo malumot siya. Pero kapag pumunta ka pa dun sa malalim, kapag mga hanggang dito na yung tubig, ano na siya, hindi na siya malumot, as in clear na. So, ito lang, yung unahan lang. Kaya pagdating doon, kapag medyo hanggang dito na, guys, ang sarap na kasi clear na ulit yung tubig. So, next stop for our Where to Eat in Boracay Vlog Part 2, we are here at
Bama Grill. So actually, sabi nung isang subscriber ko, Bama Grill daw talaga ang tawag kasi based sa Recibo, Bama Grill daw talaga. Dito tayo magla-lunch ngayon. So itong Bama Grill na to, staple na to sa akin. Lagi akong bumabalik-balik dito because number one, masarap yung mga pagkain nila. Also, alam niyo naman, super sarap yung mojito dito na lagi kong binabalik-balikan, no? So pakita ko sa inyo yung menu nila, guys. Ayan, no? Ribs agad, oh. Sumasalupong, oh. The steak, tapos appetizers, there, salads, soups, and then seafoods. O diba, pang family ano talaga siya, tapos more on Filipino food. Squids, clams, lobster, beef, pork, chicken, vegetables. They also have pasta, burger and sandwiches, tapos side dishes, desserts, fruit platter, fruit shakes. Hindi na tayo magsishake kasi I'm planning to go to Jonas Fruit Shake. Tapos mga cocktails nila. So, ang order natin is this one. Yan, sizzling bulala steak na solo. Tapos umorder lang tayo ng plain rice. Guys, look naman, our sizzling bulala steak. Super sarap. And our rice. Come on. Grabe, isang ganun mo lang sa beef, oh. Mihiwalay na. Yung beef, super lambot. Panalo, guys. Pangalawa, yung parang steak sauce niya na gravy, hindi maalat. Usually, yung mga natitikman kong ganit, maalat, diba? Ito hindi. Medyo man na-miss na may konting alat. Ganun sarap. Ang dami pa ng serving, guys. Kung dalawa kayo, pwede na kayo maghati dito. Siyempre, since ko lang mag-isa, ubusin ko na. Grabe, naubos ko, guys. Super sarap. Rating ko ay 10 over 10. I love it. Super sarap. Malambot yung karne. Masarap yung sauce. With rice. Naubos po. As in, simot. Ayan. Buto na lang natin, guys. And yan, oh. Simot na simot, oh. Sarap. Grabe. Value for money. And it's good for sharing. Kung dalawa kayo, pwede kayo mag-share dito. Tapos order lang ka ng ibang gulay or ayun, gidagdag sa ulam. Okay na okay. Again, if you're looking for a restaurant that's good for family and pwede rin, kahit solo, tira mo, I'm solo, pero I can eat here. Kasi nga, yung mga pagkain nila is di ganun kamahal. And mga Filipino food nila dito, masasarap. Yung last time nakakain ako dito ng pork adobo nila, parang humba. Ang sarap, guys. Super lambot din. And ang sarap-sarap ng lasa ng sauce. So, yun lang. Magbili out na tayo. Share ko sa inyo kung magkano yung bill natin. Ang kinain natin ay yung existing bulan na single is 375 pala. Kasi 325 yung nakalagay doon, but nag-update na sila ng price, 375. And yung steam price nila is 45. So 10% lang na service charge, which is 42 pesos. So a total of 462 pesos. Pwede na, diba? Lalo kung dalawa kayo. So we're done sa Bama Grill. And now, nandito na tayo ulit sa main road. And we're going towards Station 1, doon sa Jonas Fruit Shake. Yung bagong kayong Jonas Fruit Shake doon. Puntahan natin. Here's the Willis Rock, guys. Medyo maraming lumot dito sa part na to. But for sure, pagdating dun sa Station 1, dun ba na sa may Discovery? Wala masyado. Ayan, dami dito, guys. Hi! Ayan, oh. But still, maganda pa din. Boracay is Boracay. So, ito na siya, guys. The Jonas Fruit Shake. Let's buy. Take out lang siguro, tapos inumin na lang natin sa hotel. Ito yung mga menu nila, guys, oh. The best fruit shake in the island. So, I ordered melon milk. Ang in-order ko dati, itong banana choco peanut, eh, kasi bestseller daw nila. Masarap naman. I liked it. Pero ngayon, I wanna try yung melon naman. Ang simple lang siya. Ayan. So I got my melon milk from Jonas Fruit Shake. Babalik muna ako ng hotel, guys. Papahinga muna tayo kasi we'll do another vlog later.
Hey guys, so I'm back in the hotel room. It's currently 2:47 PM. And magpapahinga muna ako saglit. Siguro mga 4 PM ako lalabas. Pahinga lang ako ng mga 1 hour dito sa hotel. Kasi ang haba nung nilakad natin guys, from station 1 to 3 again. Pahinga naman tayo para balance din. Hindi tayo super pagod-pagod talaga. Alam nyo guys, ang sarap ng melon milkshake. Grabe. Mas nagustuhan ko siya kaysa dun sa in-order ko last time na banana choco peanut na bestseller nila. Mas bet ko to. Melon milkshake. Highly recommended. Hey guys, so next and probably the last stop for our work to eat in Boracay part 2 vlog, we are here at Queen Bee Co. Chinese Restaurant. Katabi lang siya ng Mang Inasal inside the D-Mall and halos katapatan lang ng Andox and Olay. Pakita ko sa inyo yung labas nila. Ayan o. BB Queen Bee. Ah, sa kanila pala yung mga exchanger sa katabi. So ayan yung Amigos, Andox, sa ito yung Queen Bee. Ngayon yung Mang Inasal. So dito tayo kakain guys. Pakita ko naman sa inyo yung mga menu nila. Mura lang guys. So tignan nyo. Ito yung mga rice toppings nila. Seafoods, pork, beef, chicken, vegetable. Yan o, mga 100 plus pesos lang. Tapos ang mura ng crispy patan nila guys. 488, 1.4 kilo. Diba? Sa Manila to 700 to eh. Tapos bucket chicken, 388, bulalo. Tapos ito naman yung menu nila na for sharing. So if you're a family and looking for restaurant na may mga for sharing na foods. Eto, Queen Bee. Ayan o, mura lang din. Hindi siya pang turista na price. I mean, affordable naman kasi share-share naman kayo. Ayan o. Ang dami nilang menu. Sa Chinese restaurant nga sila. Oh, may lapu-lapu pa o. Oh. Nice. Tayin lang natin yung order natin. So, in order ko ay yung rice toppings lang. Salt, pepper, squid with rice, tsaka buttered chicken lang. Here's our food, guys. Buttered chicken, tsaka squid. Yeah. So, we have 2 rice. Pero, baka hindi ko maubos yung rice. Pero at least, we have a lot of ulam. Let's eat. Buttered chicken. Ang sarap. Sarap yung chicken, malambot. Crispy on the outside, tapos malambot sa inside. Kaya naman natin yung squid. Wow. Ang sarap. Yung squid niya, lasang calamares. Siyempre, squid niya, di ba? Ganon. Pero ang sarap ng timpla niya, na salt and pepper lang. Fairness, masarap, guys. Tapos mura lang. Panalo yung salt and pepper squid nila, guys. Sarap. 10 over 10. Yung buttered chicken, 9 over 10. Ubus ko na guys, pakita ko sa inyo. Tanan, sumot. Narinig nyo ba yung background music guys? Chinese din. Ayan o. Diba? Chinese restaurant kasi siya. Mag-bill out na tayo. Ang bill natin ay 236. 128 yung salt pepper squid. Tapos buttered chicken ay 108. So 236. Wala silang service charge. Mura, diba? Alright, so that wraps up our Where to Eat in Boracay vlog part 2. Sana nakakuha kayo ng maraming information about sa kung saan-saan masasarap kumain dito sa Boracay. Sana nag-enjoy kayo guys as much as I enjoyed doing this vlog dahil syempre food vlog, no? Ang sarap gawin itong vlog na to. Kung meron man kayong mga tanong, comments, or suggestions regarding this vlog, you may put them on the comment section below or you may DM me on my social media accounts. It's JM Bankisha on Facebook and JMsjourney24 on Instagram. So that is it guys for this vlog. If you like this video, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para updated kayo sa lahat ng magiging uploads natin. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Boracay vlog. Bye!